Yes, yan po ang babaero na walang iba kundi si Randy Santiago na nandito ngayon sa Amerika. Sa may bandang Carson, magkakaroon siya ng concert. Siyempre, kasama niya rito si Gino Padilla. Mm-hmm. At saka yata kasama rin si Pedro Santos. At saka, siyempre, walang iba kundi si Dr. Tess Mauricio, kasama rin niya. At mga kakanta sila. So, abangan na lang natin mamaya. Okay, para at least and then batiin din natin si Akira ng Radio Filipino Japan. I'm sure nakikinig at I'm sure ire-record niya lahat ang mga nangyayari ngayon. Maraming salamat Akira sa pagre-record. And then yung singer na sinasabi mong pa-interview mo sa akin, hindi ko naman nakikita siya, nasaan na ba siya? At hindi ko alam, nagbigay na ako ng oras ng nakaraan. Sabi ko nga Tuesday 1 o'clock ng AM ha, na Pilipinas ha, 1 AM wala. Kasi nung Tuesday, kahapon pala, ang guest ko si Richard Reynoso. Kaya medyo unahin muna natin siya kasi alam ko ay nasa Pilipinas siya, yung pala ay nasa Amerika rin, nasa Las Vegas. Okay? So basta Akira, i-ano mo lang sa akin na pwede naman siyang i-interview natin, kaya lang wag lang maaga. And then tomorrow, meron din tayong nag-confirm ng mag-guest sa atin, si Miss Stargazer. This time, hindi naman singer ang guest natin, kundi yung mga parang sila yung mga ghost hunter. Yun yung mga kababalaghan. Sila yung mga gumagawa, nagbibigay ng mga solusyon sa mga nakakatakot na bagay na nangyayari sa bahay ninyo. Let's say, may nagmumulto ron sa bahay ninyo, aba, kailangan nyo si Stargazer para at least matanggal yung multo roon, o kaya makikipag-communicate siya roon sa mga multong lumalapit doon, pumupunta roon sa bahay ninyo. At the same time, ang gagawin niya ay paalisin niya yung mga multong yun. Yung mga sinasabi natin, although hindi naman November 1 ngayon, maganda rin, very interesting din ang magiging usapan natin ni Stargazer kung sakaling matuloy tayo bukas with Stargazer, kasi nga mga kababalaghang bagay na hindi natin inaasa-asahan o kaya hindi kapani-paniwala pero nangyayari sa mga palipaligid natin dyan, lalo na yung mga bahay na mansyon na walang katao-tao. Pagkatapos, may madidinig kang umiiyak. Parang something like that. Ganun ang ano niya. Yun ang specialty niya. At syempre, i-ano rin natin yung mga prediction niya noong 2014 kung ano na ang mga nangyari. Kung may nangyari ba sa mga prediction niya, o totoo ba, o hindi, diba? Yun lang anuhin natin bukas. Bukas po yan, si Miss Stargazer na nasa Pilipinas. Bukas natin makakausap si Stargazer. Kaya huwag nyong kalilimutan si Stargazer tomorrow. Okay? Yeah. Pakantahin naman natin si ano ngayon. This time, si Gino Padilla naman ang pakantahin natin. Ang pinsan ni Gino Padilla. Okay? Ano ba ang sikat na kanta ni ano? Ito siguro yung pinakasikat niyang kanta. Closer You and I. Siguro ito yung pinakasikat na kanta ni Gino Padilla. Itong si Gino Padilla, may pakasosyalera to eh. Sosyal ang dating. It's called my daily idea book. And I can write as much... Yan po si Gino Padilla, sikat na sikat. Hey, there's a look in your eyes, must be love at first sight. You were just part of a dream, nothing more, so it seemed. Smile, 'cause every time I close my eyes.
Yes, yan pala si ano, yan ba yung sikat na kanta ni Gino Padilla? Oh, okay. Di ba nadidinig niyo naman yan? Very familiar yung song na yan. At the same time, parang ginawa rin commercial theme song yan. Pagkatapos nag-text sa akin si Attorney Erwin Bautista ng American Legal Center at sabi niya, wag ko daw i-guess si Stargazer at baka daw mawala ako. Akala ko naman, ban talaga si Stargazer sa kanila at may utang si Stargazer. Hindi pala. Actually, si Stargazer, ano rin siya, anchor din siya ng DCMM. Nadidinig rin siya sa DCMM ng pag-aari ng Channel 2. Kaya, alam niyo naman, very visible siya. Parati siyang pag mga bandang prediction, post mga November 1, ako, namamayagpag ang beauty ni Stargazer. Si Stargazer, matagal ko na parati yung gine-guess yan. Lalo pa yung nagkaroon kami dati ng isang cable TV show noon na natigok kagad yung Showbiz Watcher. Siya yung last ano namin, guest namin. Ewan ko lang kung nakikinig ngayon ang director ng show namin, si Joseph De Guzman at si Siegfried. Sila yung mga director namin noon nung mag-guest namin si Stargazer. And then, sana nga, Stargazer, I hope you're listening right now. Don't forget, tomorrow is your date. Your schedule for guesting in our number one Pinoy radio show here in America, syempre, ang nag-iisa, ang Showbiz Watcher, wala nang iba, di ba? At saka, ngayon, ang balibalita pa rin yung ano, tungkol sa national artist. Okay, bago yung national artist, batiin muna natin yung mga nasa Radio Filipino America na naka-simulcast tayo. Nandiyan yung sound engineer nila na walang iba kundi si Steve. And then si Miss Lou Bautista, si Luli, si Big Big, at saka si Willie mamaya pa yan. Kaya hindi ko muna babatiin. Ayaw ko muna batiin yan. Okay, talking about national artist, di ba? Nagiging ano to, usap-usapan yung pagkatanggal ng pangalan ni Nora Honor. Bakit daw tinanggal ang pangalan ni Nora Honor? Isa daw sa mga dahilan daw, kasi nga, nagkaroon siya ng iskandalo about yung paggamit ng droga rito sa Amerika na nahuli siya. At saka, may mga iba pang mga immorality na kinakabit sa pangalan ng Nora Honor. Pos ngayon daw ay magkakaroon daw ng rally o parang open letter, isang 1 million letter na ipapahadala kay Pinoy para ibalik ulit ang pangalan ni Nora Honor sa mga nominasyon ng national artist. Pero sabi nga ng mga Bilmanians, kailangan manindigan daw si Pinoy kung ano yung pinaniniwalaan niya. Dapat as president, wala yung pabawi-bawi, paiba-iba ng salita. Kailangan manindigan siya sa naging desisyon niya na hindi isama ang pangalan ni Nora Honor. O diba? Talaga naman. Kaya ang mga Bilmanians naman, kumakampi dun kay Pinoy ngayon, kay Noynoy Aquino. Nako. At sino kaya? Ano kaya mangyayari? Kuha pa kaya ang national artist ni Nora Honor? Masama pa kaya to? O kaya lalo pa si Lot-Lot nagsalita na rin na hindi daw sila namamalimos ng award. Kung ayaw ibigay, wag daw ibigay. At kailanman hindi daw sila magsasalita ng please bigay niyo na, hindi pwedeng ganun. Kung ayaw, ayaw. Kung hindi, wag. Wag lang daw sira-siraan at paliitin ang immoralidad, ang moralidad ng kanyang nanay. Okay? Talaga naman, masyadong magulo ang showbiz. Kaya nga, ayoko na nasa showbiz. Kasi puro gulo lang ang nangyayari dyan. Okay? Tingnan na nga natin kung ano ang masasabi ng mga Noranians tungkol dito. Okay, magpatugtog muna tayo ng isang music. Hanapin natin. Ito yung bibigyan daw ng
ito daw yung bibigyan ng award bilang national artist na dapat daw bigyan. Glay believes no one says to stop and see the roses, but to stop and smell the roses, because scent makes us feel like nothing else can, inspired by the best feelings in the world. Glade. Yes, yan po ang superstar ng buhay ko. Siyempre, ang the one and only superstar na walang iba, si Nora Honor. Actually, yung superstar ng buhay ko, gumawa ako ng YouTube niyan. Ewan ko lang kung napanood nyo. Yung YouTube na ginawa ko dyan, na ang theme songs, yan din, yung pinatugtog ko. Pero ang mga lumalabas na picture doon, yung picture ni Vilma Santos. Kaya nga, pinaka box office lahat 'yon. Binomong viewers niyo na ewan ko, ang dami-dami ng viewers noon at nagre-react ang mga Noranians. Kasi nga habang lumalabas sila, sabi ni Nora Honor na ikaw ang superstar ko ng buhay ko, ang lumalabas na picture doon puro Vilma Santos. Kaya parang ang ibig sabihin noon, si Vilma ang superstar, hindi si Nora Honor. Kaya tuloy, galit na galit ang mga Noranians. Pero sabi ko nga, wala akong kinakampihan sa dalawang yan. Kasi unang-una, welcome po yung dalawang yan. Siguro, pag nag-guest ko ang isa man sa kanila rito sa Showbiz Watcher, siguro, kontento na ako about my Showbiz Watcher. Yes. Pwede na ako sigurong mag-retire dito sa ano ko, sa showbiz ano ko, radio hosting ko. Oo. Maghahanap na ako ng ibang trabaho.
Yan ang gagawin ko na para bigla yung iba. Kaya although na nakikipag-usap na ako sa mga ano, sa mga tao na malapit kay Ate Guy at kay Ate V. Kasi nga alam niyo naman, mahirap mag-invite lalo na kung nandito ka sa Amerika. O sa i-invitein mo yung mga nasa Pilipinas, siyempre iba yung may connection ka eh. Eh minsan yung connection mo ang layo-layo, mahirap kausapin, minsan nasa text lang kayo. Hindi naman ganun kadali yun. Kaya hanggat maaari, eh nag-aantay pa rin ako sa signal ng bawat kampo kung sino sa dalawa ang pwedeng maging guest ko. Si Vilma or si Nora. Welcome sila rito. Wala naman akong kinakampiyan o wala naman akong sinasabihan na dapat si Vilma lang rito. Siyempre, everybody is welcome. Okay? Isa pang balitang balita ngayon na nanalo pala ang Daewoom sa isang awards San Francisco. Ang napanalunan pala niya is OGENS Award in San Francisco. Okay? Basahin natin, Nora critically acclaimed the movie Daewoom had its official U.S. premiere in San Francisco over the weekend. The brillante Mendoza-directed movie also won the Audience Favorite Film Award at the annual New Filipino Cinema Festival at Yerba Buena Center for the Arts. Bale ang nagbigay pala ng award sa kanila ang New Filipino Cinema Festival. Magtayo kaya tayo rito sa San Diego ng ganyan din. Tignan ko lang pag hindi nanalo si Vilma rito. Moviegoers were also treated to various Filipino films in the festival, including Vilma Santos Extra and Jasmine Curtis Transit, the Philippines' official entry to the Academy Awards. Curators Gilbert Ortiz D. and Joel Shepherd were instrumental in bringing the films from the Philippines to the U.S. Okay? So, Aunor Dub, the Philippines superstar, is one of the most beloved actresses in the Philippine cinema. Okay? While last weekend screening of the Daewoom was sold out and a few more screening will be available in San Francisco area for one more weekend. Ibig sabihin na sold out lahat ang ticket ng Daewoom dun sa Amerika. Eh bakit sa Pilipinas nilangaw yata? Nako, magagalit na naman sa akin ng mga Noranians. Mamaya, hindi nila mag-guess sa akin yung si Nora Honor na yun. Dahil ewan ko ba. Bakit nakakakuha ko ng mga ganyang balita na negative ang dating? Ay, nako. Patugtugin na lang natin yung isa pang kanta. This time naman, ang pakantahin natin, si Vilma Santos naman para huwag akong mapagsabihan na ano ko, na maka Nora Honor ako. Okay? Ano ba yung pinakamagandang kanta ni Vilma Santos? Chip ng dating? O ito? Ay, sad movies na lang. Everyone knows a good credit score is vital, but how do you get it? The first step is to understand how it's calculated. Five. Sad movies always make me cry. Just as the news of the world started to begin.
Yes. Mm-hmm. Yan po si Vilma Santos para sa Sad Movies. Okay, para at least fair tayo, no? Nagpatugtog tayo kay Nora Honor, magpapatugtog rin tayo kay Ate V. Okay? At least wala na silang masasabi. Cosme nag-text sa akin, isang Noranians, at ito ang sabi niya about national artists. Okay? Of national artists of the 6 national artist nominees submitted by the search committee, President Aquino choose only 5 and junk award winning actress Nora Honor. Sources say Ate Guy was snubbed because of morality issues and Chris Aquino reacted, buti na lang di ako mahusay na artist. For his apparent snub of the country's superstar, the president was heavily criticized, lambasted, and prompting Chris Aquino to speak out and declare that his brother is not a pig. Aha, kayang pala mga nangyayari. Okay. Basahin pa rin natin itong isa pang balita ngayon tungkol kay sa ating lolo. Siyempre, si Senador Juan Ponce Enrile. The Sandigan Bayan is apparently taking more time studying Juan Ponce Enrile case to avoid delays in coming up with a ruling that anti-graft court divided the Enrile documents into 3. Aha. Uh-huh. Once arrested, Senator Juan Ponce Enrile will undergo booking procedure, including mugshot taking, fingerprinting, and carbon dating. If Enrile is arrested, President Aquino says that the court should consider his advanced age. Enrile loyalists are taking about the house arrest or hospital arrest, outrage, taxpayers prefer cardiac arrest. Juan Ponce Enrile is probably familiar with life in jail. He was detained for rebellion 24 years ago when he was just an old man. Senator Antonio Trillanes says Enrile should not be placed in a regular detention cell because old men have special needs. And Gigi Reyes was like, I know, right? Some police officials say that the NP custodial center could get too hot for Senator Juan Ponce Enrile. Related, warm temperature, hastens, and decomposition. Report says Enrile will bring a Nelson Mandela book to jail. In fact, supporters are comparing him with the South African leader. Mandela was a statesman. Enrile is a statesman. Mandela was a jail. Enrile was also jail. Mandela had 3 wives. Enrile had 3 lives also. Okay, about Jingo Estrada naman, Jingo Estrada surrenders to authorities on Monday, June 23. Oo. Nakita na nga natin na nag-surrender si Jingo Estrada. Was seryosong-seryoso talaga si Jingo, galit na galit sa smug siya. Samantalang si si Senador Revilla naman nahangiti. Si Senador Bong Revilla, parang hindi naman kasi na nagagalit eh. Parang hindi rin marunong magalit eh. Ito talaga si Senador Jingoy, talagang sabi ko sa inyo, stricto talaga yan eh. At talagang ilalaban niya kung ano yung paniniwala niya eh. Mm-mm. Okay, yan yung mga balita ngayon sa Pilipinas. Yan yung mga hot issue. At least hindi tayo nawawala sa mga hot issue. Ngayon naman eh, walang masyadong hot issue actually eh. Wala namang something new na lumabas. Kanina nga, napanood ko nga ang TV Patrol, wala namang masyadong hot news. Kundi yung mga nangyari lang, nagkaroon ng hostage scene, drama, pero
wala, ano lang yun, mga incident, ano, bali, mga pangkaraniwan lang nangyayari. Okay? Magpatugtog muna tayo. Another, siguro another, ano, another song for, another song from Randy Santiago. Yung Magbabago. By Randy Santiago. Yun ang, antayin natin ang tawag nila. Kasi maaga pa ngayon sa, ano eh, sa California. Ang oras ngayon sa California, 9:30 pa lang. Baka tulog na tulog pa sila Randy at saka si Gino Fadilla. Pero mamaya tatawag daw sila sa akin. Pag hindi sila tumawag sa akin, huwag niyong panonoorin ang kanilang concert. Joke lang po yun. Okay, ito po ang mga yung dating hit ni Randy Santiago na hindi magbabago. Para po sa inyong lahat. Clay believes no one says to stop and see the roses, but to stop and smell the roses, because scent makes us feel like nothing else can, inspired by the best feelings in the world. Blade. Oh,
Yes, yan po si Randy Santiago. Kahapon pala, may nakilala ko kahapon si Miss Judy. Nalimutan ko lang yung surname niya. Ang sabi niya, meron daw siyang anak na Phil-Am. Siyempre, nasa Amerika siya. May anak daw siyang Phil-Am na nagtatrabaho o umaarte sa Pilipinas. Nag-aartista sa Pilipinas. Very active daw sa modeling. Lalaki ho siya. Kung napanood nyo ang Jezebel, isa rin daw na role na ginampanan nun, na Phil-Am na yon, na ang pangalan is Jonathan. Ang ginampanan pala niya rin sa Jezebel, yung parte na lumuwas ng Maynila si Jezebel, kung natatandaan ninyo, na muntik na siyang ma-rape. Yung mangre-rape doon, yun yung anak niya na ang pangalan si Jonathan. Yung pala yung anak niya. Sabi ko, oo, na-identify ko yun kasi yan yung unang nanalbahe kay Ann Curtis, di ba? Na talagang ibinenta, ipare-rape sa ibang tao para pagkakitaan. Mm-mm. Kaya mabuti naman at nakilala ko si Miss Judy, yung palang kanyang anak na isang Phil-Am. Sabi nga ng mga kakilala nila doon, napakabait daw ng anak niya at matino. Bakit daw pagdating din sa pelikulang yun, sa teleseryeng yun, mangde-rape. Siyempre, artista yan . Siyempre, lahat ng roles kailangan magampanan mo. Hindi naman puro mababait. Minsan kailangan gumanap ka ng salbahe. Ang maganda roon, nagampanan niya naman ng gusto, di ba? Kaya, one of these days, maybe, makakausap natin si Jonathan, yung mangre-rape ni Jezebel noon. Kaya, at least, makausap natin dito para at least malaman pa natin ang kanyang mga buhay-buhay noong nandito siya sa Amerika. Okay? Yes. Aha, inaabangan pa rin natin ang tawag ng mga tawag nila Randy Santiago at ni Gino Padilla para sa sa interview natin sa kanila. Maaga pa kasi rito . Ngayon it's already, anong oras na ba ngayon dito? 11 pa lang, so 9 pa lang doon, 9:40 pa lang doon. Baka nagme-merienda pa sila, nagbe-breakfast pa lang yun. Kaya ganun. Okay, mukhang may nag-like sa ating Facebook, okay? Si G, gising pa rin si G, ha? G, anong oras na dyan sa inyo, ha? Sabi nga ni G, nakikinig daw silang dalawang mag-asawa habang natutulog. Nakabukas yung nila, yung cellphone nila. Maraming salamat. And happy listening at the same time. Ang oras na siguro dyan, mga alas 2 o mga alas 3 ng madaling araw. Okay? So bukas ha, huwag niyong kalilimutan si Stargazer, magandang pakinggan yan sa Pilipinas at saka sa Australia, sa Japan, yung mga kababalaghan. I'm sure kilalang kilala niyo si Stargazer kasi siya ang parating pinapakita ng ABS-CBN2. So, pag ganyan may mga problema, lalo na kung may mga problema tungkol sa mga multo-multo, siya ang dyan. Siya ang pinanlalaban ng channel to dyan. Okay? Aha, si Lisa Javier, gising na. Mukhang nag-like na sa atin, si Miss Lisa Javier. Happy listening at saka happy listening din sa lahat ng mga customers nyo dyan sa bar ninyo dyan sa May Osaka. Okay? Batiin din natin si Therese Ginto na nakikinig din. Mm-hmm. Again, si Michael Sablaon, si Olivia Cortez, si Miss Bernie Kimmerl. Napaka-social naman ang pangalan. Kimmerl. Bernie Kimmerl. Ato, miyembro to ng Phil-Am Press Club of California. Sa wakas, nag-like din siya. Okay. Another song para sa inyong lahat. At tingnan nga natin kung ano pa ba yung pwede nating
anuhin dito ng kay Gino Padilla naman. Gino Padilla. Ano pa ba? Ito, Let the Love Begin. Pakinggan nga natin yung kanta ni Gino Padilla. Let the Love Begin. Ang alam kong si Gino Padilla, ano to, pinsan nito si Shasha Padilla. Kaya magkamag-anak yung dalawang yan. At saka si Gino Padilla, sobrang sosyalero to. Napaka-sosyal na ito. Okay. Make this dream.
Yes, yan po si Gino Padilla na mamaya ay makakausap natin. Aha. Batiin din natin yung isang nag-like sa atin, si Edwin Dulpo Photography. Siya po yung mga kumukuha ng mga pictures sa Pilipinas. Isa sa pinakamagaling na photographer sa Pilipinas, si Edwin Dulpo. At syempre, huwag natin kalilimutan na dyan pa rin si Miss Olivia Cortez ng Michigan, mga nakikinig sa atin. Mm-hmm. At sabi nga ni Edwin Dulpo, akala daw niya ang original Prince of Ballad ay hindi si Richard Reynoso. Actually, hindi ko na maalam na original siyang Prince of Ballad. Pero siguro yung title na yan, marami naman talagang kumukuha yan eh. Minsan, ano na yan eh. Nasa yun eh kung gustong itag sa'yo eh. Pero hindi ko alam, sino pa ba yung other Prince of Ballad na sinasabi mo, Edwin? Paki-text mo nga sa akin. Intrigahin ba? Mm-hmm. Yes, happy listening din kay Aris Go. Kung nakikinig si Aris Go, mukhang hindi nagla-like si Aris Go. Si Red Corporal Cruz. Aha, batiin nga natin itong mga nasa, mga nakikinig sa atin. Aha. Si Ace Petesa. Si Asilea Villagra. Benedict Calambra, Brian Bade, Kante Ibanez, Dre Dakila, Dindo Dison, si DK Valdez, nandito rin. Si Duenas Aris, sino pa ba? Si Elton Calayan, si Gilmore David, Giselle de Guzman, Glenn Lim de la Cruz, Gwen Coronado, Asmin Dacles, J. Eliema Jr., J.R. Umol, si J.B. Adkins, si Dr. Jean Garbida, si Jerwin Garce, si Jessica Ruiz, si Joby Manlangit, aha, si Kay Yee, Karil Senyufe, Lisel Amata, Lori Padilla, Lablin Flores, Marcris Mercado, Melanie Mendoza, Noli Ramos, Nailin Santos. Mhm, mga nakikinig sa atin ngayon. Happy listening sa inyong lahat diyan. At tingnan pa natin kung sino yung mga nag-like pa. Mr. Eddie Corsi, Eddie Orsi, ang broadcaster ng Radyo Pilipino America, ang Kuya Eddie na sinasabi ng mga hindi ko lang matandaan kung ano yung time niya sa Radyo Pilipino America. Okay? Magpatugtog pa rin tayo. Ano pa bang pwede nating papatugtugin natin dito? Hello! It's about a guy named Jay who met his... Isa rin tong singer na kinakausap natin para mag-guest sa Showbiz Watcher. It's been a long, long while. I know I've caused you pain.
from end to end. Took you for granted, I've been such a fool. Can't we start over again? All through my life of seasons, no matter how far I roam, always there's something missing inside, yearning to come back home. Ate! Ate! Oh no! Oh nga pala! May
kasi dapat parati ka nandyan kahit saan, kahit kailan. Sa Western Union ko nakita yun, buong mundo, kampante, maaasahan mong walang palyang makakarating ang pera sa takdang oras na kailangan, ula baon, pambahid sa upa, o kahit ano pang pang-araw-araw. Saktong dating tayo! Bossing, thank you ah! Anytime! Sa Western Union, kampante akong walang palyang padala. Okay, going back to our showbiz watcher, nandito pa rin ho si OG Cruz at nag-aabang pa rin tayo sa tawag ni Miss Claire, ang producer ng concert na magaganap on Friday, June 27. Uh-huh. So, meron pang isang balita na basahin natin dito. Nasaan ba yun? Nawala. Okay. Ang China pala ay may bagong mapa na ngayon at halos masakop na ang Palawan. Nako, I'm sure magagalit ang mga tao nito, lalo na yung mga Pinoy. Naglabas ng bagong mapa ang China kung saan makikitang sinasakop nito maging ang mga teritoryo ng ilang karatig bansa, kabilang ang Pilipinas. Prominenteng makikita sa bagong lathalang mapa ng China ang South China Sea na minarkahan ng 10 dash line para makita ang bahagi ng karagatan na umano'y bahagi ng teritoryo nito. Bukod sa sumasakop ito sa Exclusive Economic Zone o ang EEZ ng Pilipinas, sumasakop din ito sa mga teritoryong inaangkin din ng Vietnam, Malaysia at Brunei. Ayon sa Hunan Map Publishing House na naglathala ng bagong mapa, layunin nitong ipakita ang kahalagahan na pagtatanggol sa soberanya ng bansa at itnaama umano ang maling kaisipan na iginigit ng ibang partido. Hindi ito ang unang pagkakataong gumamit ang China ng mapa para igiit ang mga inaangking teritoryo. Matatandaang nag-imprinta rin ito ng mapa sa Chinese passport na nagpapakita rin ng pagsakop nito sa mga pinag-aagawang teritoryo sa rehiyon. Sa panig naman ng Pilipinas, iniakyat na ng pamahalaan sa International Tribunal on the Law of the Sea o ang ITLOS ang kaso para formal na kilalanin ang pagmamay-ari nito sa West Philippine Sea na inaangkin din ng China. Binantaan naman ng Pilipinas ang 10 dash line map ng China. Ayon sa panayam ng isang channel, sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Charles Jose na labag sa international law ang ginagawang ito ng China. Tinawag din itong ambitious expansionism ang panibagong hakbang ng China, anya, lalong nagpapaigting sa tensyon ng dalawang bansa. We should also take note that no other country recognized China's previously 9-dash line claim, so publishing a new map does not make territories that they claim, sabi pa ni Jose. Sinabi naman ng Communications Secretary Sunny Coloma na inilalagay ng China sa alanganin ang regional stability sa paglalathala ng naturang mapa. Grabe naman ang China. Ano ba naman ang China? Ba't inaangkin ang gusto yung ano? Yung Spratly Island, pati yung Philippine West Sea. Masyado naman ang China, hindi naman yata tama itong ginagawa nito, naho. Sabi nga ni kwento nga sa atin ni Freddy Aguilar, nang magkita sila ni Jackie Chan, sabi ni, ang gusto yata ni Jackie Chan at saka ni Freddy Aguilar, ma-solve ang problema between China and Philippines sa matiwasay na bagay. Hindi yung magkakaroon ng gera
o ano pa man, kasi mahirap yan eh. Alam nyo namang wala tayong kalaban-laban sa China eh. Alam nyo naman, very powerful yan. Kaya mahirap para sa atin. Kaya sana maayos lahat to at hindi magkaroon man ng anumang problema kasi mahirap, di ba? Lalo na mamaya eh sumugod sila hanggang Philippines, paano na yung mga kapag-anak natin doon? Mamaya maggerahan eh, hindi naman ma-interfere ng mga ano, ng mga sundalo natin yung mga bombang ipadadala nila. Kaya sana maayos nga itong bagay nito. Batiin natin, mayroon pang isang nag-like sa atin, si Miss Elizabeth Santos. Hello, Elizabeth Santos, kamusta na? Buti naman at nag-like, okay. Magpatugtog pa rin tayo at inaabangan lang natin, nasa na ba yung mga ano na yun, yung mga guests natin na yun, natatagal namang gumising, grabe. Okay, patutugin muna natin itong isa sa mga sikat na kanta ni Jose Marichan. This music thing is finally blowing up. Sometimes he acts like a dad. Most of the time he acts like a kid. You just turned up power. Big Smoke, all new, Wednesdays at 10:30 on A&E. I look up and I see the rain as it falls on my window pane, and the music that's in my heart is a sad refrain. Endless traffic of sounds and sights, it's the glitter on the lights, still the music that's in my heart is the same sad refrain. Memories of you follow everywhere I go, down the highways of my days. Music of your laughter fills my every dream, like a love song from long ago. Never-ending streams of faces come and go, million different people all around. Though you're searching for, I'll never find you there, for you are far beyond compare. Take a jet to a highway from the humdrum of every day. Yet the music that's in my heart is a sad refrain. Fluctuations in the market scene fill my Dow Jones with every beam, and the music that's in my heart is the same sad refrain. Memories of you
Yes, yan po si ano natin, ang isa sa mga sikat din na hindi natin makakalimutan na kanta ni Jose Marichan, ang Refrain. Yes, isa rin yun sa mga favorite natin. Okay, batiin natin, naalala ko tuloy, ito rin yung parating pinatutugtog nila Kuya Tony Lagman at saka ni Kuya Ed Lagman ng Radio Filipino USA. I'm sure nakikinig po sila. Maraming salamat po. At the same time, alam kong nakikinig rin si Kuya Sunny Laragan ng Pinoy Radio UK. Yes, Kuya Sunny, okay naman dito kahit paano. Alam nyo naman, showbiz watcher to eh. Kaila lahat showbiz, di ba? Walang problema. Hindi ko na kayo nasagot, Kuya Sunny. Yeah. Okay naman so far. Yeah, magpatugtog pa rin tayo ng isang kanta ni ano ni sino ba to? Ang magiging guest natin si Randy Santiago na hanggang ngayon tulog pa yata. Okay, patugtugin natin tong Damdamin para sa iyo. You do your connect to public Wi-Fi thing. We'll be here at LifeLock doing our thing. Para sa'yo, na isa lang ipakitusa.
Judy. Hello, pasensya ka na, nandito kasi ako sa trabaho. Oh, pero okay lang. Ah, okay lang. Okay. Yeah. Oo. Yes. Hello, Judy. Ako. Yes. Good morning. Bumati ka naman sa ating mga tagapakinig, Judy, sa ating Radio Filipino at saka ng Radio Filipino America. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Mm-hmm. At ako po si Judy Simon. So, manood po kayo ng To All the Family and Friends in Carson, California and in neighboring cities. Please come and join po sa Throwback Concert on June 27 at Carson Civic Center with Randy Santiago, Gino Padilla, Pete Los Reyes, and my son Jonathan Simmons po. Mm-hmm. Anong oras magsisimula yung show? Ano? The show will start at 8 o'clock at night, pero the doors will open po at 6 o'clock p.m. Aha. Uh-huh. At saka nandiyan din pala yung aming friend na si Dr. Tess Mauricio. Oh, yes po. Oh, nandun po rin siya. Oh, oh. Ano bang gagawin ng anak ninyo na si Jonathan? Kanina kasi kinikwento ko kung sino yung Jonathan na sabi ko nga Phil Amto was nagkaroon ng role sa isang teleserye sa Pilipinas, yung Jezebel. Mm. Opo, siya po ang up-and-coming entertainer ng MTV host of ABS-CBN sa yung bagong papalabas ko sa August sa Escape Travel Show. Oo. And then, ang gagawin po niya is siya po yung sa dance part. Kasi itong concert po na ito is comedy, singing and dancing, and siya yung dance part. Oo. Oh, yes. Bali, sino mga kasama ni Randy Santiago dyan? Si Gino Padilla po, Fidelos Reyes, and Imani Youngblood. Mm-hmm. And then yung si Nathan Concepcion. Nathan Concepcion. Opo. Mm-hmm. Yes. Saan ba mismo magaganap yan? Pakiulit mo nga ulit, saan magaganap na venue yan? Yung concert sa Carson, niya. Sa Carson Civic Center po in Carson, California. I see. Sa Friday na yan, di ba? This coming Friday, Judy? Opo. Oo. Ano bang mga presyo ng tickets ninyo? Okay, yung VIP po is $50. Yun po is yung meet and greet with the entertainers, with the performers. And then, maganda po ang pag $50 ang kunin nila kasi they will just go straight inside. They don't need to fall in line. Mm-hmm. Pero yung sa general admission, sila po ang mahuhuling papasok. Uh-huh. So if I were them to buy the tickets, yung VIP na lang po. Yeah. Judy, may meet and greet pa ba yan? Meron po. Ah, starting at 6 o'clock. Ah, mauuna. Before the show. Hindi after the show. Before the show. Mangyayari na yon. So, sino yung mga VIP lang ang pwedeng magkaroon ng meet and greet? Oo, yung sila pang unahin. Tapos kung tapos na po sila at kung may time, then yung mga general admission na rin po. Pero kung wala ng time, pasensya na lang sila. Aha, so pasensya na lang pag wala ng time. Pag 8 o'clock na, kailangan na magsimula na talaga. Oo. Oo. Kamusta ba ang weather ngayon dyan sa LA, sa Carson? Napakaganda po ng weather ngayon dito. The weather now is on like 75 degrees. Opo. Magandang we get the best weather. Very hot ba ngayon dyan or tama lang? Tama lang. Ah, tama lang. Hindi umuulan. Opo. Hindi po. Ah, hindi umuulan kaya pwedeng-pwede on Friday. Anong production ba yan? May hawak. Anong production? Grand Islam Production. Mhm. And LLC. Mm. Ano yan? Parati ba sila nagpo-produce ng mga shows? Kwan po. I'm not sure po kasi it's my first time na to deal with this kind of yes. show. Yes. Okay. Yeah. Paano yung mga nakikinig sa atin ngayon? Saan nila makukuha yung ticket? Paano sila makapag-order?
Okay, you can call or text me. My number is 424-200-9709. Or they can, we have, they can go to online at www.eventbrite.com. Yes. Bali, pero dun, pakiulit mo nga ulit yung number, yung cellphone number mo, Judy. The cellphone number po is area code 424-200-9709. Yes, okay. Yes. Kaya, ano yan? Doon mismo sa venue, may mabibili pa rin ticket? Meron po. Ah, meron pa rin. Yes. Opo. By the way, Judy, yung anak mong si Jonathan, ilan taon na ba yon? Si Jonathan? 23 na po siya. Ah, 23? He's also, he's modeling, acting, and doing commercial po in the Philippines. Aha. Ilan taon na siya? I mean, anong height niya? One po, 5'8½. Ah, 5'8½. I see. Opo. Oo. Medyo mistisuhin yung anak ninyo, di ba, Judy? Opo. Actually nga po, in-interview siya kahapon dahil may, ano po pala, may sumusubaybay sa kanya na yung parang baguhan pa lang, pero marami na siyang project na binigay sa Pilipinas. Oh. Marami na po siyang nagawa. Oo. Ano ba yung kwento niyo sa kanya na ang bait-bait daw ng anak ninyo pagkatapos naging rapist dun sa Jezebel? Opo, sa totoo lang, kasi pinag-aral ko yan kasi gaano kahirap ang buhay. Alam niyo naman ng mga Pilipino, pagtungkol sa kailang bukasan ng mga anak, maski from paycheck to paycheck, di ba? Baliwala rin sa atin. Pinaaral ko yan sa Catholic school from elementary to high school. Wow, Catholic school ah, hindi public school ah. Walang Catholic school ah. Sa totoo lang, ako ang pinakamalumang sasakyan doon sa pag nagtitikat ng pero sabi ko naman, it's really worth it nung nakapag-graduate na siya because nung nag-graduate siya sa St. Philomena, siya yung salutatorian and then nung high school, magna cum laude siya. Wow, ang galing naman. Saang school yon? Sa LA? Sa Bishop Montgomery po in Torrance. LA ba yon? Los Angeles? Opo. Ito po sa LA. Oo. Tapos nung yun nga, magaganda yung mga nakaraan niyang mga ginawang pelikula sa Pilipinas kasi kasama rin siya ni Vice Ganda sa Girl Boy Bakla Tomboy. Ah, kasama rin pala siya. Mm-hmm. Oo, pero nung yung sa episode ng 26 sa Jezebel, oh my God, siya yung parang rapist ni ni Ann Curtis. Yes, ni Ann Curtis. At talagang sinuntok pa yata niya si Ann Curtis nun sa chan para lang makidnap niya si Ann Curtis, di ba? Opo. Kaya markado yung ano nun yung papel niya kaya kilalang kilala siya ng mga tao. Tatandaan kung sino yung Jonathan na yon. Opo. Pero si Jonathan... May ibibigay pa po daw sa ng series sa kanya, kaya lang papunta na sila dito, kaya hindi na natuloy yung mga, yung paglabas niya doon. Pero naturuan niyo pa si Jonathan mag-Tagalog? Ay, naku, Tagalog. May Tagalog to. Oo, magaling na siyang mag-Tagalog. Ilocano. Ah, Ilocano. Tagalog. No, kastami ti Arami, the one. Opo, sabi niya, naka-acity pinag-diag ni, sabi niya, kaya nagtatrabaho ako ng, he's really working hard para matulungan ako because at the age of 40, namatay yung daddy niya. Hello, Miss Judy, saan ba saan lumaki talaga si Jonathan? Dito sa Amerika? Dito po, last July lang po umuwi sa Pilipinas last year. Talagang dito na lumaki ha? At least na... Opo, pero nung grade 6 po siya, umuwi kami sa Pilipinas, kita siya sa mall, and then inuporan siya ng Uncle Milk ng commercial. Ah. Kaya nag-start po siya at the age of 11. Yes, nag-ano pa pala siya, no? Kumbaga, nag-commercial pa siya. Opo, saka nasa dugo po niya yung pag-artista kasi yung daddy po niya is the first singing cowboy in the Philippines. Siya yung singer noon sa Clover kasi my husband is very old siya nung nag-asawa kami. Amerikano ba yung asawa ninyo, Miss Judy?
ano po siya, mestizo. Ah, mestizo, hindi Amerikano. Oh. Mestizong Pinoy. Opo, German-Irish siya. German-Irish Filipino. Kaya pala magandang lahi. Opo. German-Irish pala, kaya ganun. Okay. Opo. Miss Judy, paki-invite mo ulit yung mga listeners natin para sa concert ninyo sa June 27. Okay. Manood po kayo ng concert for the throwback sa June 27 in Carson, California at 6 o'clock po ang open ng doors with Randy Santiago, Chino Padilla, Fidel Rodriguez, and Jonathan Simmons with the Republic Dancers, and also Imani Youngblood and Dr. Tess Mauricio. Nandun po silang lahat. Mm-hmm. At kita po tayong lahat this Friday. Okay. Salamat, yes po. Yes. Miss Judy, pakisabi kay Claire, inaantay namin ang tawag nila Randy Santiago at saka ni Gino Padilla. Okay. Okay. Tatawagan ko na po sila ngayon. Okay. Salamat. Thank you very much, Judy. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Okay, yan po si Miss Judy yung kinakwento ko sa inyo na isang nanay ni Jonathan. Natuwa kasi ako kasi natatandaan ko yung eksenang yun na kung sino yung muntik nang mag-rape kay Jezebel. Kumbaga, sinuntok pa nga niya si Jezebel nung scene na yun I'm sure natatandaan yun. I'm sure nanonood kayo ng Jezebel. Maliban lang dun sa mga kapuso na hindi na nanonood. Okay? So, abangan na lang natin yung ating guest na hanggang ngayon mukhang natutulog pa sila. Samantalang dito is 12:25 na. Time for lunch. Mm-hmm. Okay, kumita muna tayo. Coconut goodness and creamy perfection. Red Ribbon Macaroons. Mm. These macaroons also help build public schools. Red Ribbon Macaroons. Pumipino pa ba kayo para magpadala ng pera sa Pilipinas? Tama na. With Zoom.com, you can jump online and Zoom it. Kung kaya mo mag-email, kaya mo magpadala ng pera online. Kahit nakapantulog lang ako, kaya ko magpadala ng pera for as low as 350 with Zoom.com. Magpadala ng pera to over 800 pickup locations o diretso sa kahit anong bank account sa Pilipinas. So go to Zoom.com. Sobrang dali at convenient pa. Sobrang galing ng bagong service ito. I love it! Zoom.com. Stop waiting in line. Zoom it online. Iba ang kalinga ng... Yan po si Freddy Aguilar, ang ating na-interview kamakailan lang. La la la.
yan po si Freddie Aguilar na matagal nang hindi nakarating dito sa Amerika. Hindi pa nakapag-concert. 2010 pa siya na nang huling dumating dito sa Amerika. Pero this time, ready na siya ulit mag-concert sa Amerika. Specifically sa San Diego, California. Eh, sana naman mag-isip-isip pang Radyo Pilipino Amerika para mag-produce na ng isang concert para kay Freddie Aguilar. Simula na yan, di ba? Bongga yan kapag yan. Kumbaga, first time na makakapag show si Freddie Aguilar dyan sa San Diego, California. Kaya ang Radyo Pilipino America, Attorney Erwin Bautista, ito na yung sinasabi ko sa inyo na simula na ng pagpuproduce ng mga concert ang Radyo Pilipino America. And then, kamusta rin kay Miss Ginger Bautista? Maraming salamat sa nag-like. Okay, continue tayo. Tayo sa ating pagdinig ng mga kanta, anuhin naman natin yung Doon Lang ni Nonoy Zuniga. Isa to sa mga favorite song ko. At the same time, na-interview rin natin si Nonoy Zuniga na ngayon ay nasa Las Vegas, Nevada. At malapit na rin ang concert nila, June 27 din, alam ko, sa San Francisco, California din. Doon yata magaganap kasama si Julius Obregon. Yes. Okay, patugtugin muna natin. Aha. Hello. Hello. Yes, Claire. Hello. Hello, Claire. Hello. Hello. Adidinig mo ako, Claire? Tapos ko ang aking pag-aaral. Di sinsanay mayroon na akong dangal na ihaharap sa'yo at ipagyayaman. Sa panaginip lang ako may pag-iwiwan. Yaman at katanyagan sa akin ay kakisigan ko ay bunga ng isang sumpa. Ang aking inay ang tangi kong tagahanan. Sa panaginip lang ako ay nagagawa. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igatos din na
sa panaginip lang kita na kantwina doon lang. Hello. Hello. Yes, hello, Mr. Gino Padilla. Hi, welcome to Showbiz Watcher here in San Diego, California, ang Radyo Pilipino America. Good morning, OG. Yes, good morning, Gino. Kamusta? Mabuti, ikaw. Kamusta? Ito, mabuti naman. Kamusta ang magiging concert sa Friday? Well, okay na. Nagpe-prepare na kami. And as usual, si Randy... Kasi ready na. Kami ready na rin. You know, magbibigay ng saya saka musika sa ating mga kababayan. Yes, kaya nga. Pero Gino, batiin mo muna yung mga ano natin, tagapakinig natin dito sa San Diego, California, yung mga Pinoy dito, na kasi malapit lang naman ang San Diego, yung mga 1.5 hours lang yan eh. Kaya, 1.5 hours, sir. Oo. Ay, sa mga kababayan natin sa San Diego, kamusta po kayo lahat? Natutuwa ko kami, nandito ko kami. concert, no? This coming week. Hello? Yes. Sige, go ahead. Alright. Carson City Civic Center. Kasama po natin si Andy Santiago and si Seth at musika sa inyo. Ito na po, hit po tayo dyan. Okay? Yes, yes. Ito po si maraming salamat. Hello, Gino. Hello, Gino. Yeah, okay. Yes. Gino, nakapunta ka na ba ng San Diego, California? Excuse me? Kung nakapunta na kami? Oo, ng San Diego, California. Yeah. Oo, nakapunta na kami. Alam mo, marami rin Pilipino rito. Hindi ba kayo magko-concert din dito ni Randy Santiago, yung ano na yan? Siguro po in the coming future, hindi mo tayo yan sa plano dahil syempre gusto natin magpasaya sa ating mga... I'm sure na kami, namimiss namin yung mga Pilipino rito, namimiss din siguro nila yung mga dati, yung mga kantahan dati, di ba, no? Yung mga ating kakabayan. Kaya, hopefully, future tours na, pakapunta kami sa San Diego mismo. Aha, diba? Yes. Gino, ano ba yung mga ilang bang kanta ang gagawin mo roon? We're gonna be performing yung mga 20. Tapos may production numbers kami. As usual, siya parang may mga songs na. This is like before and during yung era na 80s para maalala naman natin yung kabataan natin eh. Kasi ang magandang feedback coming from them is pagka naririnig daw nila yung mga songs na 80s, parang buwang bata sila. Yes, oo. So, kagaya ng yung Closer You and I. Closer diba? Na medyo nawawala si Gino, oo. At saka yung Let the Love Begin. Yes. Let the Love Begin, oh. Yes, yan yung mga talagang mga... alam ko marami kang mga hit songs, Gino Padilla. Salamat naman doon. Yes. Buti naman ngayon natatandaan pa nila yung mga kanta namin, mga kanta ko. Yung iba dyan na nagagamit sila sa preserye sa ngayon. Kuha ka. Kanta. Alam nila na. Sila. At saka, Gino, alam ko, sing and dance din ang ginagawa mo, di ba? Magaling ka rin sumayaw. Oo, sing and dance. Pero naman kami ni Randy. In fact, mga performance.
kasi singer dance dahil ano naman yung mga ano din sila. Hello Gino, mukhang hindi maganda ang signal dyan, nawawala. I think I'll go outside. Nawawala-wala po tayo, mukhang nawawala ang... Okay, ito, mas maganda. Yes. Ayan, mas maganda. Ayan, mas maganda yan, oo. Mas malito yun. Ayan, okay. Oo. Okay. Dito na, sa labas. Nasa labas na, mas maganda na. Gino! Lumabas na ako, oo. Yes. Gino, paano ka balak simula sa, ano, sa music? O paano ka simulang maging singer? Eh, nagsimula ako nung, ano, 1986 kasi. Nagkaroon ako ng break sa, ano, sa showbiz. Especially sa entertainment, no? Binigyan akong break na commercial. Pepsi commercial to. Mm-mm. With Tina Turner. Uh-huh. Yun, that was my biggest break. Uh-huh. It was back in 86. I represented the Philippines. Uh-huh. There are other, yeah, may mga ibang countries pang dumalo, like Pepsi Brazil, Pepsi Mexico, and Pepsi Thailand. And Pepsi Philippines was presented niya by, you know, by me. And talagang experience yun eh, dahil hindi ko naman akalain na, parang, ano eh, panaginip pa, na hindi mo akalain na international yun, hindi naman siguro totoo, pero... Totoo pala. Totoo talaga. That was my feeling then. Oh, totoo pala. Uh-oh. And especially with the rock and roll legend, si ano, Tina Turner, eh, pinapanood ko lang naman yun sa sinihan eh. Uh-oh. Kasi may pelikula siya nga, yung Thunderdome. Mm-hmm. And then, of course, na nakikita ko siya sa mga, yung mga concerts na before na pinapakita, no? So, akala ko, hindi posible. Hindi yata posible. Pero... You know, in reality, they gave these countries a break, and we were just fortunate na we were chosen. Mm-mm. Ayun. So, and then come 1991, na bigyan uli ako ng break in a form of a toothpaste commercial, which is Close Up. And with the song na yun, Closer You and I. Yes, ginamit yung theme song bali yun, di ba? Ginamit. Theme song, oo. Oo, commercial na yun. Mm-hmm. Pero Gino, hindi ka ba lumaki sa Amerika? Akala ko, Pilam ka. Ano, I was born in the Philippines. Tapos nag-migrate kami sa Las Vegas when I was 13 years old. So I spent my, you know, half of my adolescent life doon. Okay naman. Tapos uh-huh. Yung pinsan ko nga si Shasha Padilla. Yes. Which, yeah, we grew up in one compound, no? Sa San Juan. Sa San Juan. Ngayon, oo. Eh, you know, we went to school together, mga ganun ba? Magkasama kami yan eh. Mm-hmm. And then, sabi ko, sige siya, you know, pupunta muna kami sa Vegas. Hopefully, magkita tayo ron. Uh-huh. Pero naiwan siya. And then she made a name for herself. Nagkaroon siya ng banda nga, yung hot dog na kinuha siya. And then, you know, she was a star. And then, sabi ko, uy, padalan mo ako ng mga records mo. So, pinadala niya ako. And then with that, sabi niya ganun, why don't you try it here sa Philippines? Umuwi ka rito. Baka, you know, who knows? Baka may mangyari. So, that's what I did. So, yung... 86, yun yung naging break ko. My manager during that time was Ronnie Hinares. Ronnie Hinares. So, ngayon, ano na siya, artista na siya. Dati manager siya. Dati ano siya ni Vilma Santos, si Ronnie Hinares. Yeah, so, way back. Way back. So, that was, way back. That was our history. Yung time na yon. So it was my cousin who helped me, and along with that, syempre susuporta ka ng pamilya mo, yung mother ko. Mm-hmm. Yeah, syempre hindi naman ako, sige uwi ka na at walang susuporta. So syempre may support pa rin ako, ng may blessing ako ng mother ko, my late mother, saka yung auntie ko, my late mother, dating ano rin yung artista yun eh, kasama nila Fernando po when they were younger. Yes, sino? Anong pangalan ng mother mo nung artista? My late
my late mother, ang pangalan niya is Melanie, or yung screen name niya, Lani O. Melanie Padilla. Ah, Melanie Padilla. Anak siya ni Carlos Padilla Sr. Mm-hmm. Kapatid niya yung father ni Sasha, si hindi lang pang pamilya, pang sports. Ah, pa, yeah. Oh. Si Carlos. Of course, tandaan namin yun. Yeah. Oh, yun, lagi may hawak-hawak sa alcohol, yun. That's her uncle. Ayun, and then my auntie, si Gloria Hatterley, yun, sila yung nagsabi na, sige, why don't you try it? So, supported ako nila when I was back in the Philippines. And, with God's help naman at yung family ko, yun, at least may nangyari naman ng contest. Yes, sa binabalak namin, yun. Gino, sino yung mga kasabayan mong mga singers na yung nagsisimula ka? Ay, oo, nagsimula ako, Pepsi, kasi they called it New Generation. Pepsi New Generation, nandiyan si Kino. Ah, si Kino? Si Kino. Oo, natatandaan. Oo, natatandaan namin si Kino. Matangos ang ilong nun si eh. Super tangos si ng ilong. Tapos si Raymond Lauchenko. Si Raymond Lauchenko. Yan pala yung mga kasabayan ko. Tapos nagkaroon kami ng triple treat ni Kino and Randy Santiago. Yan. So, yun yung start namin. And then that was the start also of Regine Velasquez during those days. So, ayun. Ngayon, we're going around dahil, syempre, gusto namin mag-reminisce din, no? Di ba? Yung mga era-era. Yes. Like, oo, yan ang uso ngayon eh. We're combining our talents, and then we had a tour last 2008 and 2009 called Men of the 80s. Men of the 80s, kasama ko si Randy Santiago, si Raymo Lauchenko, and Louis Heredia. Ayun. So, ngayon naman, nagko-combination kami. It's either kay Raymond Lauchenko, and then we'll go parts of Canada, and then dito sa U.S., or kaya si ngayon si kasamang Randy Santiago. Yeah. Yes. Kailan ka pa yan nandito sa Amerika? Kailan pa kayo dumating? Last week. We started sa Hawaii. We were here siguro mga a week na. More or less a week na dito sa sa LA. Sa LA. After that, wala anong pang concert diyan na susunod na sa inyo? Baka bumalik kami uli, pero other parts of state na sa US territory, or next naman kami sa Canada. Sa Canada. Like namin. Siguro this next month. Oh. So ibig sabihin isang show lang kayo rito sa isang concert lang kayo rito sa Amerika. We started actually sa Hawaii. Sa Hawaii. Sa Hawaii, a week and a half ago, nasa Hawaii kami, and then from there, yung iba tumuloy na rito sa Los Angeles. Yung ako naman kasi may family ako sa Las Vegas eh. So nag-visit muna ako sa family ko ron sa Vegas, especially my brother. Tapos yun, tumuloy na ako rito sa LA. We're just going around inviting. So, ganda rito. Yes, sayang na. At hindi kayo nakarating hanggang dito sa San Diego yung show ninyo yan. Oo nga eh. Oo nga, sayang. And dami-daming Pinoy dito pa, every kanto, merong Pinoy stores. Ang dami-dami sa tambak dito. Hindi napuntahan ng San Diego. Alam mo naman ang San Diego, magandang-maganda yan. Very, very friendly. Eh. At saka para at least makita nyo rin yung namin, yung radio booth namin, ang radio station namin dito ng Radio Pilipino America. One of these days, syempre, i-request namin sa producers namin na makadalo kami dyan, di ba? Yes. Para makita tayo, OG. Yeah, diba? Oo. Kung pwede nga, pupunta rin kami dyan sa LA para total, wala naman kayong show dito. Pupunta kami dyan sa Friday. Puntahin natin yung yung mga may-ari ng Radio Pilipino America para panood yung concert ninyo. Why not? Ano ba yung... We'll be happy to see you. Yes! Para makilala ko naman kayo, Gino. Yes, right. Ano yung first hit song mo, Gino?
Yung first? Hit song. I started with the song actually, yung mga Let the Love Begin. Yan, Let the Love Begin, Gusto Kita. Tapos nandyan yung Closer, You and I. And then yung sinulat kong I Believe in You. Uh-huh. Yeah, those are the songs na had more airplay, no, than the other ones. So I'm just very very happy and very fortunate. Up to now, mukha nung nasabi ko nga earlier, at natatangkilik pa rin ng mga new generation yung mga songs nung, you know, songs namin. Yes. So with that note, talagang tuwan-tuwa kami. And kaya, also may may extension pa yan sa mga bidjoke, di ba? Oo nga. Totoo. Sa bidjoke. So, nakakatuwa naman yung mga tao pag naririnig nila kinakanta namin, kinakanta pa yung mga songs ko. Uy, number ano yan sa ganito, sa bidjoke. Nakakatuwa. Kaya nga. Pero, Gino, di ba nakapasok ka rin sa movies? Natatandaan ko yata, parang may nagawa ka rin mga movies. Ah, ganun pa. Oh, I did a couple of movies under Seiko Films. Uh-huh. Then, kasama ko si Gestoni Alarcon. Oho, parang ano yata yun? Daring pa yun? Daring? Okay. Ang dami kong I was yung unang role ko, medyo bad cop ang dating namin noon. Bad boy. Mga rebelding police. So, yung time na yun, talaga, it was fun. I had fun working with the crew, with the director, with Gustoni. Tapos yung sumunod namin na film, under Seiko Films pa rin, and si Gustoni, naging ally na kami. Magkaibigan na kami ron, good cops na kami ron. So it was fun. It was a nice experience. Yes. Pero there's parang walang makaka-replace yata sa live concert eh. Mm-hmm. Di ba? Yes. Kasi yung pelikula, it's matagal ka, maghihintay ka, pupunta ka on location, you know. Pagka live concert, within 2 hours, 2.5 hours, you know, finish na kayo eh. And then you had a great time, one night. Mm-hmm. So yun yung mas na pursue ko dahil parang feeling ko I have more fun connecting with the audience. Yes. You know? Ano bang difference ng Pinoy audience sa Pilipinas at saka dito sa Amerika? Sa atin kasi it's more of what's in saka syempre maraming kabataan na ngayon sa na mas nagpe-perform, yung mga new generation nga. Yes. Sabi na natin, new generation, they do the acts like here in America. Ang difference naman, that's back in the Philippines, no? Kasi they wanna say, uy, parang kaboses ni ganito, o kaya mag-dance move siya, parang si ganyan. Sa atin naman, pag nandito kami, naalala nila kasi mostly yung mga, especially mga ka-age namin, naalala nila yung, uy, oo nga, no, high school tayo niya, no, kantang yan. No. So, may special connection kayo sa, yes, sa mga diba? Taong yun. Oo. Oh, so, it makes you younger, ah, actually. It makes you feel, it makes you feel younger. And, actually, if you think about it, talagang bumabata ka dahil alam mo yung edad mo eh. Alam mo yung feeling mo eh. Yung time na yun eh. So, they have a good time. You have a great time and, everybody's, just having a party. Mm-hmm. Yun ang feeling ko ron. Yes. Oo. Ano mo sila Daniel Padilla tsaka si Robin Padilla? So, si kasi yung father ni Robin, okay, and then my grandfather, magkapatid sila. So, kapatid. Yeah, related pa rin kami. Pero related. Si Sasha Padilla is my first cousin. A first cousin mo si Sasha Padilla. Yeah. Si the boy, si Rudy Fernandez, the late Rudy Fernandez is also our uncle. Uncle namin ni Sasha yan. Na-uncle niyo si, si Rudy Fernandez. Malaki talaga kasi kaming, angka ng mga Padilla. Oo nga, malaki. At saka mapuputi ang angka ng, ng Padilla. Oo, ganun ba? Yes, ganun oo. Amerikano ba ang tatay mo,
No, actually, my father is Spanish Chinese. The same with my mother, ganun din, Spanish and then Chinese. Mm-hmm. So that's why siguro maputi kami. Yes. Na bigyan kami ng kaputian. Oo, kaya nga. Kaya magandang maganda ang dating sa YouTube, sa mga TV. Yes. Ano naman ang mga latest latest song mo ngayon? Gino? Yeah, may kami under Vicor Pipa, Music Corporation. I had a project with them 2009-2010. Siyempre, that was 4 years ago. Entitled Let Me Be The One. Let Me Be The One is a 14-cut album that is OPM English. So lahat ng mga songs doon, although it's English, it's written by yung kababayan natin, mga Filipinos. And these are songs spanning from 1980s up to 2000. Mga ganon. So very happy ako ron sa project ko under Viva Vicor. Mm. And up to now, syempre, yung mga songs doon na kamukha ng Even If, yung mga ganon. Even mga songs If. Na yun. Mm. Even If. Yeah, Even If. Uh-oh. Tapos, Let Me Be The One. Why Can't It Be, Kirani Raimundo. Yung mga kaibigan namin. Uh-huh. They contributed also. Yes. Siyempre, special thanks lang, sir, sa kung may mga kaibigan tayo dyan sa Viva Vibe, special thanks to Boss Vic Del Rosario and Del Rosario family, no? Mm-hmm. They were the ones who gave me another break. So, you know what? Prior to that, gusto ko lang ipahatid sa mga kaibigan natin dyan na si Sharon Cuneta helped me jumpstart my career again, back in 2007. Kasi sabi niya gano'n, Gino, namimiss ka na namin. Ano bang ginagawa mo? Sabi ko, well, I'm doing some inspirational songs. That was back in 2003-2004. Sabi niya, hindi ka pa yata right to just back off sa pop. So, is it okay if I help you? Sabi ko, of course, Sharon Cuneta pa, di ba? Yeah. So we had a project with Sharon Cuneta entitled Hands of Time. Mm-hmm. Yes. Hindi masyado siya na-promote. Although hindi siya masyadong na-promote, Audrey, yung mga songs niya ron, para sa amin, timeless talaga dahil I had a duet with my cousin, mm-hmm. si Jaja Padilla. Yes. Find that child hiding in me. Just to mention some of the songs there. I had parang sama-sama song with the late Francis Magalona there, Rani Raimundo, yung sama-sama song Barkadahan, and some other ballad songs like Angel in Disguise. Hindi nga masyado na promoto pero yung mga nakakarinig, maganda yung feedback. Mm-hmm. So Sharon was the first person to help me out in terms of getting back again sa showbiz. Kasi OG, yung the time na huminto talaga ako sa singing, mm-hmm. for like 3 years. Ah, 3 2000, years? 2000. Oo, 2000, namatay kasi yung manager ko who happens to be my best friend and brother-in-law, si Regulo. His name is Regulo Cano. And sabi ko na, wala na. Hindi na yata ako makakapag-usap or make deals kasi he was the guy doing that for me. Uh-huh. So, nag-business na lang kami on the side. So, 2000 to hanggang 2003, wala akong ginagawa. Nag-business lang kami. Ah, business yun. Na. So, totally business yeah. Na. And then I found myself, sabi ko, nakakamiss ang showbiz. So, eh lalo pa, Padilla Clan kayo, di ba? Padilla Clan pa kayo, kumbaga, nandito na yung sa dugo sa showbiz . Oo nga . So, di ba, parang yung mga tao namimiss ka, tapos they would, ihikayat ka nila, balik ka. Oo. Sige, kanta ka uli. So, that's what I did. And Sharon was the
was the person who helped me. And really, I can't thank enough for kasi I call her with a great with a golden heart. Dahil marami siyang artists like myself na, you know, in a similar situation, tinutulungan kami. So hanggang ngayon, talagang if possible, sabi ko, you know, pasasalamatan ko siya. Alam ko si Sharon nagkaroon ng concert dito sa may bandang sa Metemicula, area ng San Diego. Oo nga eh. Oo. Sa oo, isang I heard. Oh yeah, Pechanga Casino. Yes. Oo. I'm sure it did well, no? Yes, marami din oh. Oo, marami rin fans ng megastar. Kaya naman napuno rin niya siguro yung casino talaga. Eh, more than 1,500 capacity yon. Talaga? Yung Pechanga Casino. Isa sa minahamalaking casino rito sa San Diego, California. Kaya, Right. Yes. Gino, good. Paki-invite mo ulit yung mga... Sino ba yung mga asama mo sa concert na ito? Yeah, okay. I just like to invite yung mga kaibigan natin dyan na sana makadalo kayo dito sa Carson City Civic Center. Ito na pong Biyernes, Friday, 8 p.m. po. Huwag yung kaliligtaan dahil nandyan po yung magbibigay ng saya sa atin. Nandyan si Randy Santiago. Kasama natin sa, yung during the 80s. Nandyan si Ced de los Reyes. Magpapatawasan nyo. Saka, of course, kakantahan kayo. And then meron tayong kasamang si Timmons. Yan. Bago siyang upcoming star. He's been around sa Channel 2, no? Channel 2. Sa Jezebel. Oh, Jezebel. Yes, Jonathan. Yes, Jonathan. Mm-hmm. Jonathan Timmons. Mm-hmm. Magaling yan. Magaling sumayaw yan at kumanta. So I'm sure matutuwa yung ating mga kababayan. Yes. And of course, yours truly, Gino Padilla po. Yeah. To sing for all of you, especially yung closer you and I. Yes. So sana ho, yung mga kaibigan natin dyan sa San Diego and parts dito sa LA, makadalo kayo at kire-reminisce po natin yung 80s. Yes. Thank you so much. Gino, may nag-text. Gino, may nag-text dito. Yes. Pwede daw two lines ng kanta mo, Closer. Closer you and I? Oh, yes. Closer you and I. Closer you and I. Yes, sample daw. Sure, sample. Sample, ha? Parang showtime, ha? Sige. Okay. I'll get on sa refrain kagad. Closer again to touching you, closer I get to loving you, give it time, just a little more time, we'll be together, you and I. Yun lang po. Galing. Thank you very much, Gino. Mabuhay ho kayo lang. Yes. At saka si si Randy, sana makausap din namin after mo kung saan sahali. Eh magkikita pa kami sa sa warm-up rehearsal namin. Hopefully pero si Randy wala pa dyan. Wala pa si Randy dyan. Wala pa rin. Nandito na sa LA pero hindi namin kasama rin. Ah, hindi nyo kasama ngayon. Okay. Oo, hindi namin kasama ngayon. Alam nyo bang, malayo na. Kaya naka-broadcast kayo ngayon dito sa buong San Diego at saka sa buong California. At the same time sa mga Facebook page namin, yung Radio Pilipino America, makikita nyo yung yung picture nyo roon. Gusto ko lang pasalamatan pala OG, aming producer na kasama namin yun, si Claire. Yes, Claire nga. Napakagandang babae. lagi yan nakangiti. Nakangiti pa natin si Claire. Wow. Nakangiti lagi si Claire. Oo. So, alam mo, hopefully magkita-kita tayo, OG. Yes, sana nga makapunta kami dyan sa Friday para at least makita namin ang performance ng mga hinahangaan naming mga singers noon. Ah, ganun ba? Maraming salamat sa'yo. Yes, Gino Padilla. Galing sumayaw niya. Yes, okay. Thank you very much, Gino. Okay. Thank you, Archie. Okay, you have a nice Gino. Day. God bless. God bless. Okay, bye-bye. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye.
Yes, yan po si Gino Padilla na nakausap natin. Mukhang si Randy wala pa. Mm-hmm. Mukhang inaantok pa si Randy. Hindi ko alam kung ano nangyari. Yeah, inaabangan lang natin. Sana makatawag pa rin si Randy Santiago rito. Yes, at least nakausap na natin si Gino Padilla. Si Gino Padilla, isa sa mga guwapings siya na kumakanta noon. Na makikita nyo sa TV, di ba? So, at least ngayon, nakausap na natin si Gino Padilla. Ang inaantay na lang natin dito, si Randy Santiago. We have, meron na lang kaming ilang minutes more. We have 55 minutes more para antayin natin si Randy Santiago. Claire, kailangan makausap namin si Randy Santiago. Hindi pwedeng hindi namin makausap si Randy. Although, si Gino Padilla, wow, okay na yan. Okay na si Gino Padilla na makausap namin. At least nandiyan na si Gino Padilla. At sana nga makapanood kami on Friday ng show nila Gino Padilla at Randy Santiago. Okay? Yes, patutugin nga natin yung yung song ni Gino Padilla na Tagalog. Kasi ang alam ko, hindi marunong mag-Tagalog dati to eh. Yung pala, marunong mag-Tagalog. Pakantahin natin siya ng Gusto Kita, yung sinabi niya kanina. Gusto Kita by Gino Padilla. Hello? Typically, the best-tasting tomatoes are going to have the highest color on them. The best way to keep your tomatoes fresh and take... Pag-ibig kong ito'y hindi na magbabago.
Randy OG. Hi, OG. Hello, Randy. Hi. Welcome dito sa Showbiz Watcher, dito sa Radyo Pilipino America. Yeah, dito sa may San Diego, California. Hello, Randy. Kamusta na, Randy? San Diego pa pala yan. Ha? Good morning sa lahat ng listeners mo, OG. Yes, oo. Alam mo bang kanina ka pa inaabangan dahil talagang pinost namin sa mga social network na magiging guest namin kayo rito dito sa Showbiz Watcher, dito sa Radio Pilipino America. Kaya at least nandito ka na ngayon, Randy Santiago. Kailan ka pa dumating dito sa America, Randy? Amerika, nanggaling na kami ng Hawaii. Nag-show na kami ni Gino. Kasama si Joey tsaka si Fe. Pagkatapos dito sa California, mga 18 pa nandito na kami, umiikot kami. Tapos sila namin, siyempre, ipopromote din tayo para sa ating show dito sa Carson City sa Friday. Mm-hmm. Yes. Noon, ang kasama namin dito, ang show dito sa Carson City, ang kasama ko si Gino at saka si Fede Los Reyes. Andiyan din si Jonathan Timmons, ng taga dito sa California rin. Yes. Pagkatapos si Doktora Tess Mauricio, mm-hmm, at yung mga dancers natin, kasama rin natin. Yes. Si Doktora Tess Mauricio, taga ano yan eh, San Diego yan, taga rito sa amin yan eh. Daka ganun ba? Yes, si Doktora Tess Mauricio. Oo. Kaya, oo. Kamusta naman ang show dun sa Hawaii, Randy? Very successful, syempre. Pagkatapos, ang nakakatuwa dun kasi, syempre, nakaka-ibang magkasama-sama kaming for that leg, ah, na, syempre, 80s music ang tinugtog namin dun. Aside from that, yung mga, syempre, may mga current hits din ang tinugtog. Pero, more than anything else, syempre, yung pagsasama-sama namin, grupo. Mm-mm, kaya nga. Randy, paano ka ba nagsimula sa showbiz? Ako, matagal na. Oh. Marami hindi lang kaalam eh. Oh. Yes. Oh. 1986, magkasama kami sa triple trip ni Gino, tsaka ni Kino, so, tsaka ni Regine sa Channel 2. Pagkatapos, hanggang sa napasok ako sa Channel 7 sa lunch date, yun, tapos lunch break yun, yung mga kinanta ko hindi magbabago, babaero, at kung ano-ano pa. Pagkatapos, ayun, tuloy-tuloy na yun. Tapos naging collab team mo yata si Maricel Soriano. Naging MP, ano? Naging collab team mo si Maricel Soriano. Lahat-lahat na yun. Kaya nga, Randy. Oh. Lahat na ng mga, oo. Yeah, oo. So, Randy, ano yung pinaka-latest ano mo ngayon, recording mo ngayon? Bale, tinatapos lang. May bago akong nilumpisa na album, pero tatagbusin ko na sa Maynila bago ko dalhin ibalik dito sa Amerika. Mm-hmm. At boom, ano. Mm-hmm. Ah, about at yun... gusto kami dalhin ng album, ha? Ano na? Oo, sige, Randy. Oo. Randy, ano pa ba yung mga TV shows mo sa Pilipinas ngayon? Alam ko, meron ka pa yata mga TV shows nun, di ba? Constantly nakikita lunch sa Channel 2, nandun pa rin naman ako, pero wala naman akong contract, so pwede akong mag-guest kahit saan channels naman. Yung dati lang, nung huling bandang huli ng mga taon last year, sinamahan ko lang si kapatid na Willie, so sa noon time niya, hanggang sa yun. Eh ngayon, nagpapahinga muna, hanggang sa baka lumabas ulit anytime soon. Saan ba? Lalabas sa Channel 5 ba ulit ang ano, yung kay Willie Rebillame? Eh? Nako, mas tabisado mo ang chismis. Dapat ang of course, siyempre, meron kaming TFC rito. May Pinoy TV, may Channel 5 International. Kompleto rito sa Amerika. Oo nga eh. Mm-hmm. Ayun, kompleto na. Definitely, makikita mo yan pag nag-resurface na sa... Oo. Pero yun, mas madalas lang ako nakikita sa Channel 2, siyempre, sa balik-balik Channel 2. Channel 2. PFC, siyempre. Randy, ano bang ina-expect ng mga tao sa iyo dyan sa concert niyong gagawin na magaganap on 27? Ikaw ba? Ano ba ina-expect mo, Boji? Siyempre, may entertain. Kailangan ma-entertain kami. Ano? Kailangan may entertain kami, di ba? Isa yung mga in-explain ng tao. Alam naman nila kung ano yung ginagawa namin ni Gino at saka ni Fede Los Reyes. Oo. So, yun, bale, kantaan, sayawan at kung ano-ano pa.
Mm-mm. So yun ang papasayain lang natin ang audience. Oo. Siyempre para sa civic, yung mga, especially yung mga, siyempre yung mga nakakilala sa amin, alam, kabisado na yung usual na ginagawa namin, di ba? Maganda pag yung mga next generation, yung mga anak nila, dali nila, para makilala na naman nila yung mga pinanggalingan namin at saka pinanggalingan ng mga kasiyahan ng kanilang mga magulang. Oo. Ayun o, magulang. Randy, ano bang feeling pag nadidinig mo yung mga bidyoke, kinakanta yung mga kanta mo? Ay, siyempre nakakatuwa yun dahil halos, lalo-lalo na yung mga hindi magbabago, yung mga request nila, babaero para sa'yo, kung ano-ano pa, yung mga songs natin, eh kinakanta pa rin nila at kinatanggilig. Ah, I see. Yun. Ikaw ba, ano kinakanta mong kanta ko? Di magbabago. Ayun. Oh, bilis ha. Babaero, hindi mo kinakanta? Babaero din, oo. Babaero din. Yan yung mga hit song yaka ni Randy Santiago. Oo. Na talagang pinagkakaguluhan ng gusto, di ba? Siyempre, tumuntua ang mga Pinoy dito sa Amerika na makita ka ulit dito. Kailan ka ba huling nag-concert sa Amerika? Anong year? Kailan ba? Nung man of the 80s, dala namin, umikot kami ni, kasama, si Gino kasama ko, pagkatapos si Raymond, at saka Raymond Lodzenko, at saka si Louis Heredia. Nung, yun yung maraming iikot namin. Mm-hmm. Pero for this leg, kami dalawa na lang ni Gino, at umiikot kami mula dito. Meron din kaming mga Canada tour sa next month. Ah, Canada tour next month. Yes. Mm-hmm. Yes. Next month naman yan. Pero, yun. Pero uwi muna kami sa Maynila para siyempre may mga ginagawa rin tayo sa Maynila. Yes. So, punta, yun. Oo. Randy, may nag-text dito eh. Randy. Yes. May nag-text. Ang sabi, ano daw, sample daw ng two lines ng popular song mo. No, of course, alam mo naman, laking TFC, laking ano, Pinoy TV, di ba? Kahit kagigising ko pa lang, ganun pa kakatay mo. Kaya ni Randy. At hindi magbabago ang gusto ng puso ko, wala nang hahanapin pa, kundi... Mula sa una pang tagpo, mananatili to, at hindi magbabago. Yun. Yes, thank you very much, Randy Santiago. Pwede mo nang i-invite yung mga natin dyan sa Carson. Paki-invite ulit ang mga listeners natin, pati na rito sa San Diego. Yes. Itong Friday, sana mapunta kami sa San Diego. Very soon, definitely. Iikutin namin at pupuntahan namin kayo dyan. Samantala dito sa mga nakikinig naman sa bandang Carson, LA at Karating Pok dito. Sa Friday, nandyan kami para sa music throwback. Siyempre, babalikan natin ang mga musika ng mga 80s at kung ano-ano pa. Magkatapos, kasagian din namin siyempre mga kabataang music. Magkatapos, kasama ko si Gino. Makurin si Gino Padilla at saka si Fede Los Reyes, andyan din si Dr. Tess Mauricio, andyan si Jonathan Timmons, tapos yung mga dancers niya. Aha, balita ko, 100 daw ang kakantahin mo, Randy. Ano? 100 daw na songs ang kakantahin mo, Randy. Bay, basta handa kayong makinig. Magbayad ng extension ng big center. Bakit hindi? Yes, oh, yes. Salamatan din natin ang ating producer, siyempre, si ano, Claire, ng Dad Slam. Thank you very much. Pagkatapos, yung mga nagbenta ng ticket, talagang masigasig na nagbebenta ng ticket, ay, thank you very much. Nakakatuwa dahil, yun lang, nakakatuwa at, patuloy yung kanilang pagtangkilik sa amin. At saka ang Radyo Pilipino Amerika, pinopromote namin kayo ngayon. O, di ba? Ay, nako. Radyo Pilipino Radyo Amerika. Pilipino sa Amerika. O, Radyo Pilipino Amerika. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. At syempre, lagi yung binibigyan ng kasiyahan ng mga Pilipino. Oo. Mga kababayan natin dito sa Amerika. Yes. Okay. Maraming salamat. Okay, thank you. Yes, Randy Santiago. At sana makapunta ko dyan on Friday. Okay. Lapit lang naman, puntahan na lang. Yeah,
pupunta kami ang Radyo Pilipino Amerika para makita namin yung mga music trophy. Ano nga pala si Nathan? Si Nathan isang kasama namin. Si Nathan yung gumawa ng hello? Yes, yes. O Randy. Si Nathan. O, taga San Diego nga pala si Nathan. So, yung mga kababayan ni Nathan. Yung gumawa ng I Heart You. Si Jonathan Timmons. Si Jonathan Timmons ba yun sinasabi mo? Nathan? Hindi, si Nathan. Si Nathan. Taga dyan. Taga taga dito. Ah. Conception. Nathan Conception. Ah, I see. Naalala ko lang dahil nung isang promo, galing sila ng San Diego. Galing San Diego. Back and forth pa uwi. Yes. Musahin lang natin. Mm-hmm. Thank you, Adi. Okay, thank you very much, Randy. See you to on okay. Friday. Okay, bye-bye. Okay, bye. Okay. Aha. Yan po si Randy Santiago na kausap na natin dito sa Showbiz Watcher. At maraming salamat kay Randy Santiago and then kay Gino Padilla at nakausap na natin yung dalawang mga sikat na singers sa Pilipinas na ngayon nandito ngayon sa LA na magkakaroon ng concert sa Carson Civic Center. Hindi ko matandaan kung napuntahan ko na itong Carson Civic Center neto. Hindi ko matandaan pa. Na magaganap on Friday, June 27. Mm-hmm. Aha. With Pedro Los Reyes, siyempre kasama rin yan si Dr. Tess Mauricio, si Jonathan Timmons, Republic Dancers, Imani Bunch Blood, Nathan Concepcion. Sino kaya yung Nathan Concepcion? Parang hindi ko yata kilala yun. Okay, ang kanilang music throwback ang pangalan ng ano nila ng concert nila at on June 27 yan, that will be on Friday, this coming Friday at Carson Civic Center. Aha, ang Carson Civic Center nasa 3 Civic Plaza Drive, Carson, California. Doors open at 6 p.m. Yes, kailangan agahan ninyong pumunta ron dahil may meet and greet ang mga singers ng music throwback. Okay? Pakantahin nga natin yung si Robin Padilla tuloy. Si Randy Santiago na sabi niya, ano daw kinakanta ko, muntik pa akong nalimutan ko yung ano niya. Okay, pakantayin natin si Randy Santiago para yung matuwa naman yung mga fans niya. Ito yung pinakamagandang kanta ni Randy Santiago. This music thing is finally blowing up. Sometimes he acts like a dad. Most of the time, he acts like a kid. You just turned up how one. Big Smoke, all new, Wednesdays at 10:30 on A&E. Thank you.
Yes, yan po si Randy Santiago, ang katatapos lang nating makausap dito sa Radio Filipino, New Orleans, America. Okay? Maraming salamat po kay Randy Santiago at kay Gino Padilla na nakausap natin. Ako, hindi na ako nakapag-lunch dahil natagalan ang pag-uusap namin. Kagigising lang pala ni Randy. Grabe naman si Randy mag-gumising. Anong oras na ba? Mag-aalas 12 na. 11:30 na sa California. Tungog pa rin. Kaya ganon. Yeah, maraming salamat din kay Claire, ang kanilang producer na nagbigay ng way sa atin para makausap natin ang dalawang pangunahing tauhan o stars ng concert ng Music Throwback na magaganap on this coming 27 sa Carson Civic Center. Okay. Yes. Nag-text sa akin si sino ba 'yung nag-text sa akin? Nasaan ba 'yung text sa akin ni Kuya Eddie? Nasaan ba 'yung text sa akin ni Kuya Eddie na sabi niya ang dear Kuya Eddie daw comes on every Wednesday 7 to 9 p.m. Pacific Standard Time or California Time, and it will be on tonight. Just wondering, are you able to allow the RFA broadcaster make their posting so we won't have wait for admin approval? Kasi titignan natin kung merong kung may limit yung magiging admin, titingnan natin. Usually kasi tinitingnan din namin yung mga nagpo-post doon kasi ang dami ng bahay, grabe. Din sa Facebook natin, sa Radio Filipino America, napakarami ng bahay. Wala namang nagpapa-add. Grabe. Magpa-add muna kayo, no? Bago kayo magpa-pasok lang pasok sa Facebook ng mga bahay ninyo, kailangan magpa-advertisement na kayo sa Radio Filipino America. And also dito sa Radio Filipino New Orleans, okay? Yeah. Magpatugtog muna tayo at para sa inyong lahat 'to, isang Pinoy songs.
na isa sa mga favorite ko. Okay? Ano ba yung favorite song ko rito? Ba't nawala ang favorite songs ko rito? Nawala siya. Nasaan na yung picture ng isang napaka? Nawala. Nawala rito. Para yun ang mapatugtog ko. Nawala rito. Ito na lang siguro. Ba't kaya rito? Song, teka lang ha. At aayusin natin. Nawawala siya. Ito. Ito yung favorite song ko. Thank you.
Hello, Kuya Eddie, na-approve na agad yung ano nyo, yung pinost nyo sa Facebook ng Radio Filipino America. Madali lang naman eh, na-approve naman kagad eh. Nakikita ko naman kagad yung pinopost ninyo eh. Kaya makakahabol din naman kagad. Total, mamaya pa naman yung ano nyo, show ninyo. It's okay lang naman. Mm-mm. Pero sa lahat ng broadcaster, pakisabi lang, pwede ba maglagay rin kayo ng mga friends ninyo dyan sa Radio Filipino America, Facebook, sa group natin? Kasi halos karamihan ako naglagay dyan eh. Kaya mas maganda maglagay din kayo ng mga friends ninyo dyan para lalong dumami ang mga listeners natin. Okay? Kasi kukonti yung na-add dyan eh. Hindi pa lahat na-add. Eh karamihan yan, mga friends ko yung mga nandyan at saka yung isa pa, eh sana tumulong din yung ibang broadcaster. Total, naglalagay kayo dyan sa Facebook ng Radio Filipino America. Eh kung pwede, maglagay din kayo ng mga friends nyo dyan para dumami ang listeners ng Radio Filipino America. Ngayon, so far is 3,000 something. So, sana yung mga ibang broadcaster dyan maglagay din para dumami. Kailangan makuha natin ang 10,000 kung maaari para magandang ano yan. Magandang numero yan para sa mga listeners ng Radio Filipino America. Okay? And then also, binabati ko rin ang mga Radio Filipino. Japan, Australia, Canada, Osaka, Tokyo, yung mga sila G, Agustin, sila Jerry Santos, si Akira San. Mm-hmm, mukhang hindi kaya, parang hindi yata kita nakikita ngayon, Akira San. Si Nitz, Seiya, si Margie Pumera, yung mga broadcaster naman natin ng Radio Filipino na head branch natin ay nasa Japan. Okay? So, happy listening sa inyo lahat dyan at saka yung mga nakikinig pa rin na kahit alam pong gabi-gabi na dyan sa inyo. Maraming salamat po. And tomorrow, ang guest po natin, walang iba, hindi siya singer. Isa siyang Ghostbuster. Nag-iisa si Stargazer ng ABS-CBN, ng DCMM. Okay? Marami kayong pwede itanong sa kanya. At least tamang-tama yan sa lugar ninyo. Hindi rito sa amin sa Amerika kasi umaga ngayon dito. Kumbaga, no time para sa pagtatakutan. Diba? So, bukas, huwag niyong kalilimutan si Stargazer at saka ilalabas niya ulit yung mga prediction niya for 2014. Mm-hmm. Siguro naman napapanood niyo parati si Stargazer pag may mga problema tungkol sa mga kaluluwa, mga bahay na inaanuhan ng mga multo, yung mga bumabalik na mga ano, kaluluwa, di ba? Mm-hmm. Maganda, very interesting na pag-uusapan natin. Pero meron pa tayong singer na makakausap pero hindi ko pa sigurado kung sino siya. Okay? Ayoko pang sabihin ang pangalan niya. Hindi ako sigurado kasi baka maya hindi naman siya magsalita. Eh, nakakaya naman. So far, lahat ng mga na-invite ko rito, si Lirio Vital, Darius Rason, si Charis, nagsalita. Happy listening kay Carney Canares. Aha. Sino pa ba yung mga na-invite ko rito? Freddy Aguilar, Nonoy Suniga, Michael Ligo, Richard Reynoso. Everyday, meron tayong celebrities na guests. O, diba? Kaya naman, number one ang showbiz watcher sa Amerika. Diba? Kaya, nag-iisa lang. Okay? Okay, magpatugtog pa rin tayo. Thank you.
Yan po ang pusong bato. Aha. Sa susunod ba baka maging guest natin yung kumanta ng original ng pusong bato, yung Alon. At nakikipag-usap na rin siya sa atin para ma-interview rin natin dito sa ating Showbiz Watcher. Yes, kaya abangan niyo na lang ha yung kumanta ng original version ng pusong bato. Mamaya pakantahin nga natin yung ano, yung original version na kay mismong si Alon ang kumanta. Okay? Para at least makita natin kung ano yung version ni Alon ng pusong bato. Siya ang magiging next ano natin guest natin. Mhm. Siguro ito na. Pakinggan nga natin yung pusong bato na original version ni Alon na magiging guest natin at nakakausap na natin si pusong bato by Alon. This music thing is finally blowing up. Sometimes he acts like a dad. Most of the time he acts like a kid. You just turned up for homework. Big Smoke. All new. Wednesdays at 10:30 on A&E. Mundo ko'y tigil
lang nagbago. Akala ko ikay lagi. Yung pala'y sakit ng puro. Sabi mo doon sa akin, kailan may di magbabago. Naniwala naman sa'yo. But may yoy Yes, yan po yung Pusong Baton by Alon, yung kumanta Alon. Yes, binabati ko pala si Miss Lisa Javier ng Radio Filipino Osaka. At until now ay gising pa rin. Ang alam ko ang oras na doon, siguro mga mag-aalas 4 na ng madaling araw. Gising pa rin ang Lisa Javier. Yeah, gising na gising pa rin. Baka siguro maraming mga ginawa pa diyan sa Osaka dahil may bar sila diyan na every night open diyan sa Japan. Okay? We have only 4 minutes more at matatapos na tayo, 2 o'clock na rito, and then sa California naman aga alas 12 na. And then, sa Japan naman, mag-aalas 4 na ng madaling araw. Ewan ko lang sa Australia, hindi ko masyadong matandaan. Oho, siguro, ito na yung pinaka-last song na natin. Siyempre, pinaka-huling song na natin para sa inyong lahat to. At hindi ko lang alam kung na-record ni Akira ang interview portion natin sa kila Randy at Gino Padilla. Para mamaya ma-post natin sa mga hindi nakapadinig. Okay? So this is our last song, pang goodbye song na natin to para sa lahat. Get shot! Run up! Get shot!
adult eyes refuse to see. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased that life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dream, the splendid things I plan, I always feel to last on weak and shifting sands. I lived my life and shone the naked light of day, and only now I see how it is ran away. Yesterday, when I was young, so many happy songs were waiting to be sung. So many wayward pleasures lay in store for me, and so much spring my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time, and youth and lives ran out. I never stopped to think what life was all about, and every conversation I can now recall concerned itself with me and nothing else at all. Maraming salamat po sa mga nakinig sa atin dito sa ating Showbiz Watcher, ang ating Wednesday edition. Hanggang sa susunod ulit. Siyempre, nakakalungkot pag nagpapaalam muli. Parang hindi ka na babalik. Pero babalik pa ho ako hanggang bukas muli para sa isang kakaibang show natin bukas. Dahil si Stargazer ang magiging guest natin. Isang Ghostbuster. Kaya huwag niyong kalilimutan yan. Hanggang sa uulit. Hanggang bukas muli. Yesterday, wrote something new to do. I used my magic age as if it were a wand, and never saw the waste, emptiness beyond. The game of love I played with our... Bye-bye ho! At ito po si OG Cruz nagpapaalam. Babu! Guns and pride, and every flame I lit to quickly, quickly die. Somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my